Ang tunay na sampu. Mag-uutos sa iyo na ikaw ay maging matapat, mabait, at masipag. Kalawa, sambahin mo ang Diyos sa parang minamabuti at minamarapat ang iyong budhi, sapagkat sa iyong budhi na umahatol sa masama mong gawa at pumupuri sa mabuti ay nakakausap mo ang iyong Diyos. Katlo, linangin mo ang mga sadyang katangiang kaloob sa iyo na Diyos sa paggawa at pag-aaral ayon sa iyong kakayahan, na di lumalayo sa landas ng kagalingan at katarungan, upang matamo ang sariling kadalisayang ikatutupad mo sa tungkuling bigay sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. At sa ganito ikaw ay pararangalan, at sa dangal mong ito'y luluwalhati ang Diyos mo. Kaapat, ibigin mo ang iyong bayang sunod sa Diyos at sa iyong karangalan at mahigit sa iyong sarili, pagkat ang bayan mo'y siyang tanging paraisong kaloob ng Diyos sa iyo sa buhay na ito. Ang tanging lupang pinubuhan ng iyong lahi, ang tanging pamana ng iyong mga ninuno, at ang tanging pag-asa ng iyong kinabukasan. Dahil sa bayan mo, ikaw ay may buhay, pag-ibig, kapakanan, ligaya, parangalan ng Diyos. Kalima, pagsumikapan mo ang kaligayahan ng iyong bayan, una kay sarili mo, nagagawin mo siyang maging kaharian ng kapwiran, ng katarungan, at ng paggawa. Pagkat kung ang bayan mo ay maligaya, ikaw at sampu ng iyong pamilya ay magiging maligaya rin. Soy Filipino, patria dorada. Soy Filipino, patria dorada. Kaanin, pagsumikapan mo ang kasalina ng iyong bayan, pagkat ikaw lamang ang maaari magkaroon ng tunay na dika sa kanyang ikaulat at katatayo, sapagkat ang kanyang kasarinlan ay siyang magbibigay ng iyong kalayaan. Ang kanyang kaularan ay siyang panggagalingan ng iyong kagalingan, at ang kanyang katayuan ay siyang pagkukulan ng sarili mong luwalhati at patuwalang kamatayan. Ibiras, Pilipinas. Kapito, huwag mong kikilalanin sa iyong bayan ang kapangyarihang ninumang hindi inialal mo at ng iyong mga kababayan, sapagkat ang kapangyarihan ay galing sa Diyos, at dahil sa ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng buti ng bawat tao, ang sino mang hinirang at hinayag ng buti ng kabuuan ng mga tao ay siyang tanging maaaring gumamit ng tunay na kapangyarihan. Cada mensahe es una canción llena de fe y de ilusión. Kawalo! Handa na ba tayo maging isang republika? Handa na nga ba? Pagsumikapan mong makapagtatag ng isang republika, at kailan may hindi ng isang karyan para sa iyong bayan, sapagkat ang muli nagpapatayag sa isa o iyong pamilya lamang at may pag-aalimalahan, ang unay na kapagpaparangal at nagpapaging marapat sa isang lahi sa pamamagitan ng katwiran. Bayan! O bayani! Nakapagpapadakila sa pamamagitan ng kalayaan! At nakapagpapasagana at ningil sa pamamagitan ng paggawa. Kasyam, mahalin mo ang kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa sarili mo, sapagkat ikinatang ng Diyos sa kanya at sa iyo rin ang tungkuling ikaw ay tulungan, at huwag gawin sa iyo ang di niya nais na gawin mo sa kanya. Ngunit kung ang kapwa mo ay di makatupad sa ganitong tungkulin, ay mangangat na laban sa iyong buhay, kalayaan at kapakanan! At sa iyo ay nangyayaring ng batas ng pagkatang mo sa sarili, ay gugupo mo siya at nilipunin. Sa sampu, itatangi mo ang iyong kababayang higit sa kapwa mo. Ipapalagay mo siyang kaibigan, kapatid, o kasama kaugnay sa isang kapalaran.
kasukob sa ligaya at lungkot, at sa nagkakatulad na hangarin at kapakanan. Sa mga tweet! Habang nananatili ang hangganan ng mga kabansaan na inaalagaan at pinapanatili ang pagkaimbot ng lahi at pamilya. Sa kababayan mo lamang makikiisa ka sa lubos na layunin at kapakanan. Hindi lamang upang magkaroon ng lakas, hindi lamang upang lumabab sa isang kaaway, kundi pati upang matamo ang lahat ng hadkain ng buhay ng tao. Ang tunay na sampung utos, El Verdadero Decálogo, ni Apolinario Mabini, salin sa Pilipinas.